Hi everyone! In today's video is meron akong i-share sa inyo na mixture ng products na nakakaputi na nakita ko sa TikTok. Itong dalawang products na to is whitening na talaga sila. And sumikat sila sa TikTok. Meron sigurong isang tao na gumagamit nito and in-upload niya sa TikTok and then hanggang kumalat na siya. Kumalat na siya ngayon guys at ang dami-dami nang nagre-review nito sa TikTok and very promising yung mga results nila. And these are the Abonne Spa Milk Salt and the Sunflower Beauty Oil from Human Nature. Itong dalawang to guys is minimix nila at ginagawa nilang scrub. Ito talaga guys, isubok ko na siya. Gumagamit talaga ako nito ever since and maganda talaga to. But, yung problema ko dito before is hindi ko siya magamit alone. Minimix ko talaga siya ng any shower gel or bath gel kasi grabe guys, nai-irritate talaga yung skin ko pag ito lang yung ginamit ko. So, nung nakita ko siya sa TikTok na minimix nila together is na-excite talaga ako at bumili talaga ako sa Human Nature ng sunflower oil. Pero nahirapan ako sa pagbili guys kasi wala na siya sa Watson, sa grocery na Metro, wala na talaga siya kasi nire-rave siya ng mga tao. Nakita ko siya sa isang store dito sa Cebu and yung problema is wala sila nung unscented kasi naubos na siya guys ng mga tao. So, ito na lang yung binili ko. Sabi naman ni Ate Girl na pareho lang din daw yung effect niya. Ito, meron siyang scent. So, yung scent niya is Bloom. I think dalawa lang yung variant nito, yung unscented at saka ito. Meron silang available na sunflower oil lux, pero sabi ni Adi Girl na mas malapot daw yun, mas malagkit daw yun. So, eto lang yung binili ko. I tried it three times kasi hindi naman siya pwede na everyday mo siyang gamitin kasi scrub siya. Ang recommended lang sa paggamit ng scrub is 1 to 2 times a week lang. Kasi hindi mo siya pwedeng i-everyday, baka ma-irritate yung skin mo. So now guys, I'll show you kung paano ko i-mix tong Abonne Spa Milk Salt at Sunflower Oil. Now, ilagay lang natin yung product sa mixing bowl. If wala kayo nito, you can use a disposable container. Next is ilagay na natin tong Sunflower Beauty Oil from Human Nature. This is 100% natural guys. So, yung quantity guys is tinatansya-tansya ko lang. And mix na natin siya hanggang sa maging ganyan siya. So, nasa sa inyo yan. If mas gusto nyong mas malabnow, dagdagan nyo lang ng sunflower oil. So, yun na. Pwede mo na siyang scrub sa katawan. After mo mag-scrub, is i-leave mo lang siya ng 1 to 3 minutes. If meron kang sugat-sugat na maliliit, heads up lang, mahati siya kasi meron siyang salt, guys. Itong Abonne. Yung napansin ko talaga sa kanya is malagkit siya dahil dito sa sunflower oil. So, yung ginagawa ko after kung gumamit nito, after kung mag-scrub, is nagsasabon ako ulit. Itong sunflower oil, guys, is nagamit ko na siya noon. Very effective siya na pantanggal ng mga pimple marks, mga dark spots. Very effective talaga siya. Pero, hindi naman 1 week lang natatanggal talaga siya. So, it takes a month para matanggal yung pimple marks. And ewan ko ba kung bakit ngayon ko lang siya ni-review. Nagamit ko na siya before pero nakalimutan ko siya kasi this product, guys, is I can say na underrated siya. Walang masyadong nagpro-promote nitong product na to. So, ngayon ko lang siya naalala ng dahil sa TikTok. Ito palang sunflower oil is pwede mo rin siyang gamitin as is sa mukha. Pero, kasi malagkit siya, so ina-apply ko lang siya sa mismong dark spot. Thank you.
So guys, i-share ko na lang din kung paano ko siya gamitin. First, of course, hindi mawawala to is the Garnier micellar cleansing water. Gustong-gusto ko siya, guys. After ko maghilamos ito, ito yung ginagamit ko. And after, asan ba yung after? After that is gumagamit ako ng Brilliant Skin Rejuvenating Facial Toner. Ito guys, grabe, ang ganda nito. Especially if meron kayong pimples. Kasi yung kapatid ko, ito rin yung ginamit niya and nawala yung pimples niya. Yung husband ko rin, sumubok nito, yung nagka-pimple siya dito. As in, pinahiran ko nito and then mga 2 to 3 days lang. Hindi naman sa nawala, nag-dry na yung pimples niya. And after that is the Lux Organics Aloe Vera and Snail. Alam nyo na to guys, na itong ginagamit ko. If you're watching my vlogs, alam nyo na to. And after siyang ma-absorb sa skin ko, is ito na yung ina-apply ko. Pero sa mga affected areas lang din. Sa mga meron kang mga dark spots, mga pimple marks, ito. Ito yung ina-apply ko. Pero hindi ko siya nilalagay sa buong face ko kasi nalalagkitan ako sa kanya. Next is pwede mo siyang ilagay sa lotion. So, yung nire-recommend nila is sa silka na lotion mo i-mix. Pero sa akin is minimix ko siya dito sa Vaseline. And I think okay naman siya. Kasi yung silka guys, hindi ako hiyang sa silka. Kahit silka na sabon, hindi ako hiyang. May tumutubong bumps sa skin ko pag nagsasabon ako ng silka. As well as the lotion nila. So, hindi na lang ako gumagamit ng silka. So, ito yung minimix ko sa kanya. So, literally, minimix ko lang talaga siya. First is, I open this. Ouch! Ooh. And then, nilalagyan ko siya ng sunflower oil. Yun lang. And then, tansya-tansya lang din sa quantity. Tansya-tansya lang tayo dito. Kasi wala naman sila sinabi na exact quantity. So, yan. Sinishake ko lang siya. And then, after I take a bath, nilalagay ko na siya. Gusto ko talaga kasi to guys. Kasi hindi siya malagkit sa skin. And meron pa akong isang lotion na gusto. Ang daming sinasabi, no? Pero, ito, isishare ko na lang din sa inyo. Ito, hindi siya malagkit, guys. I love this. Hindi siya malagkit. Pero nga lang, mahal siya. So, dito na lang tayo sa mas mura. Itong Vaseline na lang. Kasi mas mura siya, guys. Basta yung lotion, hindi lang malagkit. Dun tayo, diba? So that's the end of this video. So if you haven't subscribed yet to my channel, please click the subscribe button below and click the notification bell para ma-update kayo when I upload new videos. Thank you so much for watching and I hope meron kayong idea na nakuha at natutunan. So see you! Bye!